Good morning mga ka-Unified and sa mga partners and viewers po natin saan man kayong sulok ng mundo. By the way, ako po si Paul Ong, dating OFW, now isa ng company trainer at full-time network coordinator ng Unified Products and Services. So ginawa ko po yung video na to kasi ang dami pong nagtatanong, Sir Paul, paano ba ang Unified Products and Services na yan? Paano ba namin yan uumpisahan? At magkano ba yung puhunan na dapat namin ihanda para magkaroon ng ganyang negosyo? Actually, good news po dyan, sa video po na to, doon po natin masasagot lahat po ng katanungan na yon. Kaya kung first time mong manood ng video ko, please help me click subscribe for you to be updated all about Unified Products and Services. Kaya kung ikaw ay isang housewife, ikaw ay isang empleyado, ikaw ay isang OFW, or ikaw ay isang estudyante na naghahanap ng extra pagkakitaan, extra income, or additional business na pwede mong gawin, this video is the right video for you. Ayan, so bago pa tayo mag-start, papakilala ko po muna sa inyo yung company natin. So yung company po natin is Unified Products and Services. So itinatag po tayo November 11, 2011. So kung titingnan po natin, going 9 years na po yung company. And yung president po natin is si Mr. Emmanuel Pascual. Isa po siyang accountant by profession. And nagtrabaho po dati sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So Sir Paul, ano nga ba ang business ng Unified Products and Services? So actually po, yung business po natin is yung tinatawag na e-cash, which is short for electronic cash. Kasi kung familiar po kayo kay Globe, si Globe po merong GCash. Tapos si Smart, meron namang Smart Money. Ang good news po niyan, dito po sa Unified Products and Services, meron po tayong own system na very powerful pa po kumpara dun sa GCash tsaka kay Smart Money. Ang tawag po natin doon is e-cash. Now, once na may e-cash account ka, kaibigan, automatic meron kang remittance business. Pangalawa, meron kang bills payment business. Pangatlo, airline ticketing. Meron kang loading, insurance, travel and tours, at marami pa pong iba. Ngayon, kung titingnan mo, lahat po ng services na to, lahat po ng business na to, kasama na po lahat sa e-cash account natin. Na kung titingnan mo, remittance, sobrang gandang business, hindi? Sobrang ganda. Kasi ang dami pong tao nagpapadala ng pera, especially po yung mga OFW. Bills payment, sobrang gandang business po nun. Kasi bakit po? Mandatory po na every month, di ba, pag tumawag na si Judith, automatic, kailangan nating bayaran yung mga kailangan nating bayaran ng mga bills. Tama mo ba? At pangatlo, meron po tayong airline ticketing. Kung titingnan mo, yung airline ticketing po, booming po sa panahon ngayon. Bakit? Kasi, especially sa Pilipinas po, grabe po yung tourism ngayon sa bansa po natin. Hindi lang po sa atin, kumpara po, pati po sa iba't ibang bansa sa mundo. Ngayon, loading. Imagine mo, gano'ng maganda yung loading business. Actually po, dito po sa Unified, kagandahan, hindi ka lang po retailer po dito. Once na may e-cash account ka, automatic po sa loading, dealer ka po kaagad. Ibig sabihin, pwede ka maghanap ng mga retailers natin. Clear po ba yan? Ngayon, meron po tayong insurance, meron po tayong personal accident, and meron po tayong car insurance din. Meron po tayong travel and tours, tsaka marami pa pong iba. Na lahat po ng services na to, automatic po, lahat po yun kasama in one system. Ibig sabihin, once na nag-franchise po tayo sa Unified, automatic po, meron na po tayong all-in-one negosyo. Na hindi ka na mag-iisip, pupunta pa ba ako sa remittance center para mag-franchise, pupunta pa ba ako sa buy-in center para mag-franchise, yung Unified na po, yung nag-combine ng lahat ng services na yon, ang gagawin na lang po natin is mag-avail na lang po tayo ng tinatawag na e-cash account. Ngayon ang tanong, Sir Paul, magkano ba yung e-cash account na yan? Siguro kanina ka pa nagtatanong, siguro mahal yan. Siguro baka hindi ko kaya yan kasi ang daming services, big time kasi yung services. Ang good news kaibigan, hindi mo kailangan ng milyon para mag-umpisa ng business na to. Actually, hindi mo kailangan ng sobrang laking kapital para ikaw maging franchisee ng Unified Products and Services. Kasi dito po sa Unified, pwede ka pong mag-avail ng e-cash account natin for only ₱14,998 lamang or 15,000 pesos. Imagine mo kaibigan, for only 14,998, lahat po ng services na binanggit ko, automatic meron ka na po nun. Meron ka ng remittance, meron ka ng bills payment,
meron ka ng airline ticketing, meron ka ng loading, tsaka marami pang iba. Na kung sa labas, kung titingnan mo, kung iisa-isahin mo, million po yung halaga ng negosyo na to. Pero ang good news dyan, because of unified products and services, posible po tayo magkaroon ng ganitong business for only 14,998. Ngayon ang tanong, Sir Paul, once na nag-avail na ako ng unified, paano naman ako dyan kikita? Ayan. Dito na po tayo sa best part po ng ating video, which is yung kitaan. Ngayon, Sir Paul, paano nga ba kikita once na nag-avail na ako ng eCash account? Paano ako kikita using our eCash system? Ngayon po ganito. Once nag-avail na po tayo ng eCash account ni Unified, which is nagbayad po tayo ng 14,998 sa company, ang good news po dyan, yung eCash account po natin na to, lalagyan lang po natin siya ng fund or ng eCash fund or ng parang revolving fund po. Na ibig sabihin, lahat po ng transactions po natin, doon po siya ibabawas sa fund po natin sa system. So, iwag po kayo mag-aalala kasi wala naman pong minimum, wala din pong maximum kung magkano po yung fund na dapat natin ilagay sa loob. Pwede mo na kayo mag-start sa maliit. Kunwari, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000. Depende po sa atin yon. Ngayon, example na lang remittance po. Imaginin mo gano'ng kaganda yung remittance ng Unified Products and Services. Unang-una po, kapartner po natin si Cebuana Luwelier. Pangalawa, partner natin si Western Union. Partner natin si Smart Money. And halos ka-tie up po natin lahat po ng banks po sa Pilipinas. Which is, pwede po tayo magpadala ng pera, pwede din po tayo mag-receive ng pera through our remittance partners. For example na lang, paano ka kikita through remittance? Dito po kasi kikita tayo through markup or through convenience fee. Ibig sabihin, aside dun sa amount tsaka sa charge ng partner natin, madadagdag lang po tayo ng own convenience fee po natin. Na ibig sabihin, yung customer ko, hindi na siya pupunta sa bayan, hindi na siya pupunta mismo sa pinaka-outlet para magpadala ng pera. Kung kapitbahay niya, kung kakatok na lang siya sa bahay namin, pwede na siya magpadala. Or kung OFW ka, hindi ka na pupunta ng remittance center, hindi ka na lalabas ng bahay, pwede ka na magpadala ng pera using your smartphone or any gadget na meron ka. Example na lang po. Example na lang dito sa remittance, per transaction na lang, kumita ka ng 50 pesos per transaction na meron ka. Ngayon, paglagay natin sa isang buwan, ilang transaction kaya yung pwedeng magpa-transact sa'yo? Kung OFW ka, sigurado marami. Kasi ang dami pong Pinoy na nagpapadala ng pera. Kung nasa bahay ka lang, or kung nari mga kaibigan mo, for sure madami din. Kasi nga, yung mga remittance center po sa panahon ngayon, halos di po sila nauubusan ng customer. For example na lang sa isang buwan, meron kang 100 customers ng remittance. Ibig sabihin, merong 100 na katao na nagpadala sa'yo ng pera. So, ibig sabihin, 50 pesos yung kinita mo per transaction, in one month, meron kang 100 transactions. So, 50 times 100, imagine niyo po, in one month, remittance pa lang alone, kumita ka na ng 5,000 pesos. Maganda po ba or sobrang ganda? Actually, sobrang ganda. Kasi kung i-imagine mo, saan ka ba naman makakita ng extra income ng 5,000 pesos per month? Ang good news po dyan, dito po sa Unified, meron po tayong own service which is eCash to eCash. So from my own eCash, papunta po sa eCash account ng another member or another franchisee, ang good news po dyan, yung charge lang po natin is 25 pesos. Ganun po siya ka baba or ganun po kaliit yung charge po natin. Ngayon, pangalawa, bills payment. Paano naman ako kikita, Sir Paul, via bills payment? Dito po kasi sa bills payment, meron pong tinatawag na system fee 10 pesos. No, aside po sa system fee na yon, kung may magbabayad po sa akin, sisingilin ko po siya ng convenience charge ko. Ibig sabihin, para saan po yung convenience charge? Ibig sabihin po nun, kunwari kapitbahay ko, nagbabayad pa kami ng bill doon sa mall, ibig sabihin may pamasahe wala. Merong pamasahe, tricycle, jeep, or bus, di ba po? Ibig sabihin, pagpunta niya doon sa bayad center, di ba, pipila siya, hindi. Pipila po siya. Ang good news po niyan, yung anak niya nakasama, magyayaya pa kakain sa Jollibee. So, ibig sabihin, yung purpose niya lang sana na magbayad ng bill, napamahal pa siya kasi nga, ang dami niya din na gastos. Na ang good news po dyan, kung yung mga kapitbahay ko, or katrabaho ko, or kaibigan ko, sa akin na magbabayad ng bill, automatic nun, anytime, pwede lang nila akong i-message. Pwede ako mag-transact 24/7. Ang good news po dyan, paglagay ko po, pwede kang magdagdag another 20 pesos.
na convenience charge. Ibig sabihin, kada po na may magbabayad sa akin ng bill, kikita ako 20 pesos. So, example, may magbayad sa akin ng 1,000 pesos. Yung singil ko po sa kanya, plus 30 pesos, 1,030 pesos yung singil ko sa kanya. Ibig sabihin, kumita po ako doon, 20 pesos. So, imagine mo na lang, ilang transaction kaya ng bills payment yung meron ka sa isang buwan. Isang kapitbahay lang po sa isang household. Minimum tatlong bill yung binabayaran po ng isang household. Ano yun? Kuryente, tubig, internet. Yung iba may credit card pa, yung iba may insurances pa. Ang dami pong binabayaran. Paglagay mo, sa 20 pesos na yan, di ba? 100 na kapitbahay na lang yung magbayad sa'yo ng tatlong bill. Ibig sabihin, sa isang buwan, meron kang 300 transactions. So, 20 pesos times 300, ibig sabihin po pala, pwede kang kumita sa bills payment 6,000 pesos sa loob lang ng isang buwan. Kung meron kang 300 transactions. What if mas marami pa pala sa 300 transactions yung meron ka sa isang buwan? Ang good news dyan, yung mga customers po natin, hindi na po natin pipilitin para sa atin magbayad ng bill. Kasi for sure po, buwan-buwan, magbabayad po talaga sila. Ngayon, airline ticketing. Paano naman tayo kikita sa airline ticketing? Dito po meron tayong local flight or domestic flight, meron tayong international flight. Na kung titingnan mo, for local flight po, pwede ka pong kumita up to 500 pesos. For international flight, up to 1,000 pesos. Depende po sa iyo, pwede mong babaan kung gusto mo. Ang good news po dyan, per way, per passenger po yan. Ibig sabihin, kung one way lang yung ibubook ko, sa akin, kung narin yung customer, magpapabook one way lang, pwede akong kumita 500 doon kung local flight. Pag international, pwedeng 1,000. Pag round trip naman, times 2 yung income ko doon. Kung tatlong pasahero yon, times 3 din yung income ko. Nakukuha po ba natin? Na example na lang, sa loob ng isang buwan, meron ka na lang 10 local flight na transaction, 10 international flight din. Example, 10 local flight times 500. Imaginin mo, local flight pa lang alone, automatic 5,000 pesos na kaagad. Pag 10 international flight yun sa loob ng isang buwan, 1,000 times 10 transactions, automatic 10,000 pesos sa international flight. So kung titingnan mo pala, 5,000 yung income ko sa domestic, 10,000 yung income ko sa international flight, halos bawi ko na yung capital ko, airline ticketing pa lang po yung pinag-uusapan natin. Hindi pa po kasama yung ibang services. Ganun po yung kaganda, yung kitaan po dito sa airline ticketing. Ngayon, ano pa? Loading. Imaginin mo po, dito sa loading natin, gano'ng kaganda. Lahat po ng telephone companies tie up po natin. Smart, Globe, Sun. Hindi lang po yun. Lahat ng mga kaibigan natin international sa Hong Kong, sa Qatar, sa UAE, sa Malaysia, sa Singapore, dahil katayap na din po natin yung mga telephone companies po doon, pwede nyo pong loadan yung mga kaibigan nyo po doon. Imagine nyo po, dito po sa loading natin, automatic discounted ka na kada load. Ang good news dyan, hindi, sabi ko kanina, hindi ka lang po retailer dito, automatic dealer ka. Ibig sabihin, pag dealer ka, pwede ka maghanap ng mga retailers mo. Kung may kaibigan kang tambay, walang ginagawa, or busy sa trabaho, gustong kumita din ng extra, di ba? Pwede mo silang gawing retailer. Ibig sabihin, saan sila bibili ng load wallet nila? Sa atin po. Which is, kikita po tayo doon ng 2%. Ganun po kaganda yung loading natin. And ano pa? Insurance. Dito lang po sa Unified Products and Services, tayo po yung nag-o-offer ng pinakamurang personal accident insurance. Imagine niyo po, binibenta lang po natin for 300 to 500 pesos. Ibig sabihin, yung client po natin, insured na sila of 100,000 pesos kung maaksidente sila. Diba? If ever namatay, hindi man natin hinihingi because of accident, may another 10,000 burial assistance. And imaginein mo, 300 pesos lang po yung benta natin. Good for 1 year na po yun. Yes po, tama po yung rinig nyo. Good for 1 year na po yung 300 to 500 pesos. Isang beses na po sila magbabayad. And yung puhunan lang po natin doon, yung mababawas lang po sa pondo natin is only 80 pesos lang po. So kung binenta ko siya nung 300, ibig sabihin 80 lang po yung makakalta sa akin, kumita po ako ng 220 pesos. Na kung imaginein mo, kung meron na akong 10 transaction per month, automatic kikita ako 2,200 pesos.
Eh, what if 100 transactions ako per month? Automatic 22,000 pesos po yun. Marami pong partners, marami pong dealers dito sa Unified Products and Services na kumita po ng malaki true lang po dito sa mga services po na binanggit po natin. Ito, may travel and tours pa tayo. Meron pa tayong beep card reload. At ang online shop, actually, nandun na din po sa system natin. Meron po tayong staycation, meron po tayong hotel booking, tsaka marami pa pong iba. So, ganun po siya. Ayan, so sana may natutunan po kayo dito po sa video po natin. And sana po natulungan ko po kayo para makapag-decide na umpisahan din po yung unified business ninyo. So, kung sino mo po yung nag-invite sa inyo, pwede nyo po silang i-message para mag-guide po tayo kung paano natin umpisahan yung business po na to. Kung wala naman pong nag-invite sa inyo, pwede nyo po akong i-message personally para matulungan ko po kayo and mag-guide step by step dito po sa pag-umpisa nyo po ng ganitong negosyo. And huwag po kayo mag-aalala. Tutulungan po namin kayo at tuturuan paano po kumita dito sa business natin. I-flash ko po yung numbers ko po dito sa screen or kung saan nyo po ako pwedeng makontak. So, kaya po sa mga first time pong nanood, ayan. So, pasalamatan po natin yung nag-invite po sa inyo or nag-share po sa inyo ng video na to. Kasi for sure sila po yung mga anghel po natin na para makita po natin yung ganitong kagandang opportunity. So, with that, grabe, in behalf of Unified Products and Services, once again, my name is Paul Ong. To God be the glory. God bless po sa ating lahat. Good morning.